Okay mga sangkay, isang buwag pa lang araw sa atin pong lahat. Ang gagawin po natin ngayon ay magpapalitada tayo ng pader at mag-header ng pintuan at magkakantuan. Ito po ang ating gagawin sa umagang ito. Siyempre, bago yan, magle-layout muna tayo. Kukunin muna natin yung eskwala. Ayan, nakapag-layout na nga po tayo at na-eskwala na natin yung pader natin. Mahalaga na eskwalahin natin yan para kapag tayo ay nagkisame at nag-tiles, hindi baliko-baliko yung zero. At syempre mga sangkay, huwag kayong mag-alala. Gagawa po natin ng separate video yung pagle-layout na makukuha natin yung eskwala ng ating pader bago tayo magpalitan. Antayan nga mga sangkay, naghalo na po tayo ng ating simento at buhangin. 6 na sakong buhangin kung binistay. Gamit po natin dyan ang isang simento. Isa sa mga tekniko mga sangkay, kapag ako ay nagpapalitada ng pader, sinasabay ko na rin yung mga kantuhan. Like nito, yung header, sinasabay ko na siya. Para habang nagpapalitada ako ng pader, tapos hinihintay ko naman tumigas yung mga palitada ko rin sa mga header o sa kantuhan. Para pag natapos po ako dito sa pader ay matatapos na rin po ako rin sa mga header o sa mga kantuhan. Kasi kapag halimbawa isasabay-sabay ko yung mga kantuhan, puro kantuhan yung gagawin ko, matagal po yun kasi kailangan mo siyang ma-establish yung simento doon sa pader. Dapat kapit na kapit, dapat matigas. Kasi kapag ka napwersa, malalagyan lang siya. Kaya ang ginagawa ko, nagpapalitada muna ako ng pader at the same time, pinapalitadahan ko rin yung mga header o yung mga kantuhan. Tapos sinahayaan ko lang siya kapag nahagisan ko na siya ng semento ng halo, hinahayaan ko lang siya siguro mga 2 to 3 hours tsaka ko siya gagalawin kasi establish na yun, matigas na yun at hindi na talaga malalaglag yun. Tips lang po yun sa mga beginner, kaya ganito po yung gawin ninyo para hindi kayo maaapura, hindi kayo magmamadali kasi nga meron kayong ibang ginagawa, hindi siya hihintayin. At the same time, marami kayong magagawa sa buong maghapon. Nakatapos na kayo ng isang pader o dalawang pader, nakapag-header pa kayo, nakapag-kantuhan pa kayo nang hindi nyo minamadali yung sarili nyo sa pagkakanto. Yan, pansin po ninyo. Kapag nahagisan ko na yan, napahiran ko na yan yung header na yan, papabayaan ko muna yan. Doon na ako magpo-focus sa pader. Unlike kung halimbawang puro header, puro kantuhan lang ang gagawin natin isang araw, matagal po yun. And syempre, ang mga kantuhan ay maliit lang naman ang papalitindahan mo, pero ano yan, risky. Kumbaga, lamang talaga dyan yung mga malalaglag. Mahirap yan. Kaya ganyan po yung ginagawa ko.
Thank you.